Ulihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Nung mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sekiem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tare, na ama ni Abraham at ni Nakor. Sumasamba sila sa ibang diyos-diyusan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya sa pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob, ang kanyang mga anak, ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron at sa tulong ng mga Himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at
Pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinagpatagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balak na anak ni Sipor, at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga Jericho at ng mga Amoreyo, Perezeyo, Kananeyo, Hiteyo, Herheseyo, Hebeyo at Hebuseyo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang, ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tanggapin niyong salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila.
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae?" At sinabi, "Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Tinanong siya ng mga Pariseyo, "Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon?" Sumagot si Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin." Sinabi ng mga alagad, "Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa." Sumagot si Jesus, "Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Sa panahon natin ngayon ay iilan-ilan na lang ang nagpapakasal sa simbahan. Magastos daw kasi. Paanong di magiging magastos, ang gusto ay bongga. Isa pa, hindi naman ang kasal sa simbahan ang magastos. Ang magastos ay yung handa, yung napakaraming photoshoot, yung mga isusuot, yung venue, yung mga ipapamigay sa mga ninong at ninang, yan. Yan ang nagpapamahal. Dinadahilan lang ang simbahan. May mga ayaw magpakasal sa simbahan. Ano daw ang rason? Sasabihin ay dahil maghihiwalay lang din naman, ba't pa magpapakasal? Paano magtatagal ang relasyon kung sa simula pa lang ang iniisip na ay maghihiwalay? Diba? Sisimula pa lang, maghihiwalay na agad ang iniisip. Kaya nakakatuwa kapag may mga taong mag-asawa na tumatagal sa buhay mag-asawa. Maabot ng 10 years, 25 years, 50 years. Tanungin mo, masaya ba kayo sa loob ng 50 years? O 25 years? Abay sasabihin, ay hindi naman pulat masaya. Nandoon din naman ang pagsubok, pero tumatagal dahil nagmamahalan. Yung iba, nagpapakasal dahil buntis na.
sasabihin ay nakakahiya na lumaki ang tiyan na hindi pakasal. Yung iba nagpapakasal dahil naka-jackpot na. Ayan. Mayaman daw, may kaya yung mapapangasawa. Practical na, sige, pakasalan na ito. For economic reasons, may mga nagpapakasal na hindi talaga handa, nagkabiglaan lang, at hindi tama ang dahilan ng pagpapakasal. Pinilit lang ng magulang. Kaya naman, may mga mag-asawang naghihiwalay. Napakinggan natin sa ating ebanghelyo na dinala ng ating Panginoong Hesus ang isyo ng deborsyo sa kasaysayan ng paglikha, kung saan ipinakita ang plano ng Diyos sa sangkatauhan na ang kanyang pinagbuklod ay hindi dapat paghiwalayin ninuman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. The sacrament of marriage is indissoluble. That ideal is found in the unbreakable union of Adam and Eve. They were created for each other and for no one else. Marriage should arise out of love. Kaya kung ang isang tao ay magpapakasal, magpapakasal lamang siya sa taong gusto niyang makasama habang buhay. Someone you want to spend your whole life with. Hindi dahil walang choice, hindi dahil mayaman, hindi dahil buntis na, kundi dahil mahal at handang makasama habang buhay. Kaya kapag ako'y nagkakasal, sinasabi ko, tingnan niyo ang katabi niyo, yung pagkakasalan mo. Sigurado ka ba talaga na yan ang gusto mo makasama habang buhay? Baka magbago pang isip, ano? Sapagkat ang kasal bilang isang sakramento ay sagrado, ito ay panghabang buhay. At ang kasal, katulad ng ibang bokasyon, ay nangangailangan ng commitment. At yan ang hindi kayang gawin at ibigay ng iba. Panahon pa ng ating Panginoong Hesus, yan na ang problema. Ano, ayaw sa commitment. Okay lang tayo habang okay tayo. Pero pag hindi na okay, kapag nagkakaproblema na, hiwalayan na. Eh, hindi ganun ang plano ng Diyos simula sa simula. Ang plano ng Diyos, ang mag-asawa ay magsasama habang buhay. Kaya kung kayo'y kasama ninyo ang inyong asawa ngayon, kung ang asawa ninyo ay nasa inyong tahanan, magkasama pa rin kayo sa hirap at ginhawa, maging proud kayo sapagkat sinusunod ninyo ang utos ng Panginoon. Katulad ng ibang bokasyon, kailangan ng commitment. May mga tao mang ayaw sa commitment, pero ang bawat isa atin ay hinahamon ng ating Panginoon, pinapaalalahanan ng ating Panginoon to be committed on our vocation. Na sa pagtahak natin sa kanyang-kanyang bokasyon, may asawa ka man, kami mga pari, na mga nasa buhay relihiyoso at relihiyosa, we must stay committed. At sa ating paglilingkod, huwag nating aalisin ang pagmamahal. Napakahalaga ng pagmamahal sa ating pamumuhay at pagtupad ng ating bokasyon. Because love goes beyond what is reasonable, justifiable, or even imaginable. Kahit nahihirapan sa buhay, paglilingkod, laban lang. Kahit dumadaan sa pagsubok ang relasyon, harapin ng magkasama. Diba, sabi nga sa Ebanghelyo, hindi na kayo dalawa, kundi kayo ay iisa. Haharapin ninyong magkasama ang mga pagsubok sa inyong buhay. Ito ay inyong sinumpaan nung kayo ay ikinasal, na kayo magsasama habang buhay. Jesus is reminding us today
of the importance of wholehearted sacrifice, selflessness, and commitment. Kaya, anuman ang ating bokasyon, stay committed. Nandoon yung pagsasakripisyo, nandoon yung paglimot sa ating mga sarili. Hindi pwedeng selfish tayo at dapat lagi nandoon yung ating pagmamahal sa ating mga puso. Amen. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin kahalian mo, sundin ang labo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakain sa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Patuwag mo kami
paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace, peace. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makapagsalita man ako sa wika ng mga tao tanghel, kung wala kong pag-ibig, anong saysay ang aking pamigay ko man ang lahat at ialay ko ang aking sarili kung walang pag-ibig. Anong kabutihan ito sa
magandang loob. Hindi na nanaginip, nagmamapuri, nagmamataas ang pag-ibig ay mapagkalima, mapagtiwala. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcino, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay,
at maaya sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikaapat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng ating simbahan. Inihikayat natin ang Clego, clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po natin tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, sa Agosto 22 ay pansamantala po munang walang misa sa aganap na alas 2 ng hapon bilang daan sa Soltare event na gaganapin dito sa Pambansang Dambana. Ikapito, isang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio. Sa 10 ng Setyembre ay isasagawa ang operasyon sa sis o bukol at cleft lip o bingot sa Pambansang Dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. Tanging 100 at 150 patient lamang po ang kayang operahan para sa mga may interesado magkakaroon ng patient screening sa darating na August 19, August 26 at September 2 mula alas 9 na umaga hanggang alas 3 ng hapon, makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Magkakaroon po ng National ID Registration dito sa Pambansang Dambana sa Sabado, August 19, sa ganap na 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ang requirement po ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate para sa mga bata. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina kung kayo ay may mga katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po, panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas sa religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Salamat sa Diyos, sa tiyayang ating tagapagligtas, Kanyang kabutihan.